tama, kaso hindi tumatama. Yo! Black Rock Battle League! Nandito tayo ngayon sa Alegway! Andak Sanpor! The Finals! Magingay! Yeah! Yeah! Let's go! Yo, maraming salamat nga pala sa media namin, kay Splice One, kay Levy, sa San Andres Mentality, kay Rick Indaya, sa Chill Clothing, sa Real Jokes Clothing, sa 639 Clothing, sa Dirt Dr. Grass Clothing, sa Brotherhood Clothing, sa Ordinary Clothing, sa Mali's Best Friend, Karaji Shop, Fushiwear, sa Pablito Pilipino Clothing, sa Safe House, kay Lux, sa Pidja Kaparel, yeah. Saki, sa lahat ng mga tropang mga pumunta ngayon. Pagpalapaan natin mga sarili natin. Yeah! Pero sa aliwa ko, galing Binangonan Rizal, magingay para kay Stuki. Yeah! Yeah! Shoutout sa BNR, ng GS, ng tagig nila Kuya Michael Campos. Tox Creation. Yo, sa kanan naman, galing Montalban, Rizal Papar sa inyo, magingay para kay Ice! Manghingala, akala mo'y tama, ang daming patama, kaso hindi tumatama. Yung shoutout sa Vision Rap Battle League, sa BK Construction, sa SMC Basketball League, Vision Apparel, at... Yun! Nanalo ng toss coin! Si Stuki, pinili na mauna! Unang barbara kay Stuki, ever be an Daxon form! Game! Game! Siya si Ice! Pag kumuha ng angle, pag Google Chrome. Sige, bibigyan na kita ng butas tol ang kaso bullet hole! Yung diskarte mo, hindi lang pang bakla, pang stupid chong. Kung dalawan mo'y pang frozen yung sa akin, frozen throne. Hindi kita pagbibigyan kahit sa risali kay kapatid. Usapang gera Pakistan ang kaya kong maibalik. Pag lumetra, hindi pang love trip lang kaya ko ring manakit. Ako'y flexible pero dito lastik ba na mahina sa lamig. Pangina, hindi kasi yaumin kaya tol, wag feeling great. Kasi movement mo mabagal pa sa flow ni BNK. Palipat-lipat pa to ng liga, naghahanap ng better place. Pag ako lumagari, Texas Chain sumasakir ni Leatherface. Texas Chain ni Leatherface. Off-cam itong si Ice, kala mo nice at friendly. Walang pili sa kaibigan kahit pa vice o lesbi. Kaso ugali nito ay mang backstab, laging may knife sa Gedli. Paano sugar-coated at balot na ang kaplastikan tong si Ice na candy? Ice na candy. Ice na candy. Ice na candy. Ice na candy. Mga wordplay na pilit, pilit niyang pinagpipilitan. Katangahan ay bit-bit sa laban niya kay Ilat-Kilan. Yung dalawan mong gay shit, kaya kong i-transform sa pangdiinan. Tulad ng pag naglaban yung dalawang etits, sigurado na dikdikan. Diba? Ganyan. Sigurado na dikdikan. Hindi nakita ng Ice yung mga pwede na mangyari na parang blind spot. Papaulanan kita ng bara. Chemical alley with uprising na ng fire squad. Magkaka-black eye sa mga punchline, mga ngailangan ka ng ice bag. Magiging alay mo lamang ay ang yung sarili, parang price tag. Eh, kaya... wala. Kaya umalis ka na dito sa rap. Lumipat ka na lang ng R&B. O kaya sumayaw ka na lang sa Ice na parang Ivan B. Na parang Ivan B. Kahit simple lang yung angle, naka-dope mode, yung artistry. Yung round 1 ko ay puro Ice, Sir, Coke Float, ng Jollibee. Woo! Tari. Unang balat, parang araw. Mangga natin, let's go! Putik yan! Puro Ice! Mas lalo kitang pag-iinitan. Ice ka ng ice, ganyan talaga pag naiinitan. Tapos, poster pa lang, panalo na ako. Kita nyo ba? Di pa tayo naglalaban, nag-harakiri ka na. Pero, umpisa pa lang, ako na ang lamang. Umabot na sa point. Umpisa pa lang, ako na ang lamang, umabot na sa point. Ako na ang lamang, umpisa pa lang,
umabot na sa point na kailangan ko mag-selfo para bawasan ako ng point! MLBLG! Yeah! Champion ng binangonan ko sa throne na kuha agaw. Dito sa Hoagie Stone Ice ang mangingibabaw. Mm. Tagal ko na ba ate sa liga? Magkatha ng musika. Ngayon tapos na gumawa ng track, may kalalagyan na tong basura. Pagkat plastic ka, ugaling dukha, halata namang plastic sa kapal ng mukha. Daming atraso sa binangonan, di man lang nagsasorry. Napaka-peke ng imahe, plastic surgery. Tapos pangalan mo, Spooky, doon na mismo naka-indicate na sobra pagka-peke yung susi na duplicate them! Eh, natapat ka na sa ice. Pare, ako po. Eh, plastikin mo man ng ice, mananatili pa rin buo. O baka biglang mag-rebat na okay lang na plastic, hindi naman nabubulok. Okay na sana. Kaso punches ko rin, di nabubulok. Goma-goma! Pero hindi ako si Lupi. Iba ang aking tactic. Ako ang owner ng resto bar. Pinagbabawal ko na ang plastic. Kaya lumabas ka sa aking kaharian at iwasan mo din lumapit. Dumating na kasi yung hari kaya nag-iingay itong trumpet. Tapos ito na ba yung champion? Eh hangin lang laman. Ginawa ko pa siyang trumpet para may ibuga ka naman. Ito na ba yung champion na sa iba nagpapasulat? Ito na ba yung champion na malakas lang mandistract? Ito na ba yung champion na puro personal lang inuulat? O gets me na siguro. Paano di makukuha yung corona? Ang dami mong kaso! Kaso? Yung kista di mong ginawa, dinaabot pa sa panel. Pagkat dito pa lang bagsak ka na, tinanggalan ko na ng title. Napunta pa sa thesis yung konsepto. Familiar ba masyado? Kasi para makuha mo yung title, kailangan ng kagrupo. So parang one-up tournament lang ang aming girian. Para mag-champion, tulungan. De Denver Rapian. Pero hindi, di inanay doon. Baagalawang GSW. Kasi kinikerry ka lang ng team para yung galing humubog. O tamang Stephen Curry lang kada shoot matutulog. Pero dito sa Curry, ako pa rin ang mas the best. Ano pa ba nga asahan mo sa yelo? Sigurado na tigtres kasi matalo man ako sa battle. Cheer up pa rin ako. Pag ikaw natalo sa battle, malaking insulto sa liga nyo. Pinagtripan ka lang ni Kajo dahil sa pagbabalat kayo. O diba ang saklap? Sa sobrang plastic mo, yung finals nyo sa junk shop ginanap, rilto. Rilto! Sa junk shop ginanap, nanalo ka na sa dahon tournament, wala pa rin bumibilib. Kung champion ka nga ng dahon, dapat ka nang mag-live. Ano? Spooky! Ano Ate Goose? Kaya ba? Yung champion yun o plastic, pinulbos ko na. Kaya naman di ka dapat bigyan ng honor or credit as author. Patient ka lang na gumaling dahil sa donor. Kaya naman maraming ebidensyang nahanda na papakita sa madla na nasa'yo lang ang title pero di ikaw ang may akda. Time. Toko lang balat, stalking! Let's go! Ano mo magre-reba? Sobrang pilit, di ba? Yo! Timing lang, yo! Hey! Yo! Game! Game! What's up, Mr. Silahis na pageant boy? Alam mo bang ang pagpayag na magpahawak sa mga baklang kagawad ay minus langit points? Sumasama yan kay Konsi kahit na 5 lang ang bayad. Nagmumukha ka ng prosti kung sino-sino uma-ice pop. Ang ina mo ah. Diba ganun yung style mo? Yung prosti, yung prosti ice pop. Kanya kapilit ng mga tira mo parang pamamakla. Pinapasok pa rin sa round kahit alam mong masagwa. Ang ina mo. Yung burat ni Ice ang madalas ice cream ng mga handler niya sa event. Pagtapos ang pageant, kanyang consolation prize ipang-re-rent ng mall sa may motel eksena ay laging ganon. Paglasing na yung mga bading sa yung mic, nagsising along. Tangina, nagsising along pero pinaplastic ka lang ng mga yun. Pero niloloko ka lang ng mga yun.
pinakiramdaman mo ba? Yung mga kinita mo noon, binabawasan nila. Parang nag-breastfeed ka lamang, Chong, yun ang halimbawang maganda. Kasi sinisipsip itong uto-otong ginagatasan nila. Pero sa ganon, siya ay manhead pagkat sanay din manggaguto. Kasi mas plastic pa sa mannequin ang pagkatao mo. Kaya anong ice, baka medusa, yan ang saktong punto, bro. Kasi puro pang aas lang yung nasa ulo mo. Pang-aas lang nasa ulo mo, kaya ikaw sa, kaya X ka sa akin, men, yan ay malino talaga. Movie reference sa verses na aking ginawa, itong battle life fighting sa X-Men maikumpara, kasi patay itong si Iceman sa init kong dala. Init kong dala. Init kong dala. Ako'y dope lagi magdala ng round parang James Harden pag nag-ball hand. Bata lang natutuwa sa tatlong round mo parang snowman. Parang snowman. Magaling ka lang mag-ball pag sa'yo mga bakla nakipag-foursome. Mas may thrill pa nga siguro makalaban yung si Okram. Si Okram. Hindi niya masisira yung barko pagkat dito Titanic, mga sir. Makikita nyo, durog yung eye sa pagbangga niya sa pater. Time! Kulungan ang eyes! Matudurog na ako. Black daw yung marami. Eh pag nadurog na yung eyes, mas lalong dadami. Tas namamakla daw ako. Suporta nga lang yung sa LGBT. Malinaw yun, sir. Di ka pa magpasalamat, isa ka sa naging customer. Tapos medusa ako. O kaya pala mo ang nakabato. Muntik ka. Ma, round 2. Wala nang makakaawat. After ko pasayawin tong mastermind, papakantayin ko na mga kasabwat. Sa grupo niya, boses ng Rizal. Alam ko na kung bakit. Binobosesa ng Rizal. Ginagawa kang puppet. May kumokontrol sa likod niya. Galawan ng bastos. Pwes ako natitira sa likod. Ultimo, adios! Oh, ba't tong boses ng Rizal? Ba't biglang natameme? Yung boses ng Rizal, na Pepe. Pwes yung boses ng Rizal, parang la solidaridad sa pag-aambaga nyo ng sulat, sige deny. Pwes katulad ng la solidaridad, di rin kayo magtatagumpay. Kilusan yung propaganda, hindi maganda. Tigilan nyo yan, sir. Mga gumagamit kasi ng bato, kaya nagtatago sa papel. Nagtatago sa papel. Tapos, uli pa to. Oh, kala mo, nung kinalaban mo, ang bobo mo. Ngayon, balik tayo sa wrongs ko. Daw, di ba? Ganyan ka naman talaga eh. Yung mga pinagsasabi mo, lalo na pag di mo kabisado. Tutulong na sa boses ng Rizal. Doon nakakapit. Isosearch yung kalaban, paring info, makabit-kabit. Ang baba ng halaga ng Rizal, ginawa niyang piso net. Ginawa mong piso net, tapos di naman makakabisado. Mag-aalat sa laban. Paano di mag-aalat? Taga sa inyo, binagoongan. Taga sa inyo, binagoongan. Buti pa yung luksurya. Lumalaban kahit walang bayag. Ikaw sobrang duwag, kasi puro lang balat. O ano, puro lang balat. Tapos ito na yung bayani ng Rizal? Huh? Bakit naging Diego katangian? Pinagtatanggol lang ng babae. Gabriela Silang. Tapos papakitaan kung paano kumitel. Tutal di ka naman, Griego. Alugar mo lang yung Apollo at Aristotel. Tapos sasabihin mo, Apollo at Aristotel, yung alibel. Di yun po pwede, boss. Kahit magpa-agudsan ka pa, di ka magiging Diyos. Kaya naman mula Iluxuria, Apollo at Aristotel, may ambag sa binangonan. Hindi perensayd. How ironic, ikaw yung champion pero hindi ikaw yung pride. Oo, bakit? Mataas daw pride mo. Saan nanggaling yung info? Sa girlfriend mo mismo. Hindi naman siya boksingero pero gustong gusto yung boxer ko. Oo, ano? Gawain po? Yung girlfriend mo kahit hindi si Luna, iaangkas ko sa Aerox. Oo, iaangkas ko sa Aerox. Tutal na alala kita, kamukha mo kasi si Lenox. Pero joke lang, kamukha mo pa rin yung upuan ng bike.
Bulma naman. Kasi girlfriend mo na rin nagpatunay na sinasakyan ka lang. Masyado ka raw kasing sweet umay. Kala mo laging honeymoon. Tapos biglang magtatanong, saan ka punta? To the moon. Skirt, skirt, boom, boom. So parang nikmakino ka pala, par. Pinaglolo ka na, tanggap mo pa rin, par. Kaya mo pa ba? Pag sinasabi niyang par, lumayo ka na. Weird play. Oh, ano? Puti dyan kasi stooky, huwag kang masyadong clingy. Dapat low-key ka lang sana. Kung siya nga ang iyong kadome, dapat naiintindihan mo yun, inuya siya. Pero kaso nga lang, huli na lahat. Dumating na ang threat. Yung girlfriend mong si Diana Elizabeth, ako ang bet. Kaya sa'yo nag-check, pinatunayang ako ang king ni Queen Elizabeth. Oh, pati jowa mo, binaliktad ka na. Oh, ubra ka pa. Yung girlfriend mong si Diana, nadaya ka. Oh, ano? Bobong nila lang. Habang bumapaliktad siya, napasabi ng kanino ka lang. Oh, ano? Putik yan, ano pang silbi ng yung paglaban? Kung yung nagpapatibok ng puso, matagal ka ng sinukuan. Kala mo, di ko malalaman, Stogie. Nung naturingan kang susi, naglalakan ng FB. Oh, kaya naman, wala na mga katakas sa mga bala na dala ko. Sa mga bala na dala ko. Kasi sa bawat kasako, bistado ko kasabwat mo. Time. Barat, Stogie, bagay natin. Sobrang pilit, di ba? Kaya dito, kaya pinagtirapan ko lang ito eh. Wala kang rough skill, friend. Game round 3. Sa totoo lang, excited akong bumatel sa FRBL. Kaso na malaman yung kalaban na wala ang aking gigil. Dapat nga buong round 3 ko lang sa'yo ay middle finger. Kaso panis pa rin kahit pilit lang yung dakdak ni Derek Fisher. Diba? Hindi mo alam yun kasi nga bakla ka. Tapos, Derek Fisher, wala akong paking, wala akong planong halungkatin kung anumang mga meron sa'yo. Labas na ang tunay na buhay pag professional sa laro. Pero wala daw rules sa battle rap. Sige dyan, sangayon ako. Pero sa mga ganyang angle brad na ka, sandala mga bano. Tulad nito, panay chismis sa battle lang ine-endorse. Pero halata na nababattery pag siya yung na-expose. Takot yan tumanggap ng shot. Kahit yung tama, pang MP-tol, panaiiyak yung pusi pag tinitira na parang Lexi Lore. Diba? Parang Lexi Roll, kaya fuck the win-loss record. Wala akong pakialam. Ano silbi ng flawless mo na standing ko yung mga berso, wak naman. Kung ganito lang yung kalidad ng dapat mong paghandaan, ayoko magpapatrying hard sa mga kampo ni Badang. Ang kinamukha, ang bobo mo kasi sobrang pilit mo. Sobrang boring niyan o mixena. Nakakawalang gana ka tong gali. Ang tagal nang gumigera yung rap skills niya, ganun pa rin. Kaya, di kita sineryoso, men. Dapat mo yung tanggapin. Kung gusto mo kong makitang tumodo, sumali ka ng tournament. Diba? Next tournament, sumali ka, pre. Dito pag yayabang na pagbubuhat ng bangko. Pagkat ito ay warm-up lang sa mga susunod na dito pagyayabang sa bangkuan ni pagbuhat. Pagkat ito ay warm-up lang sa mga susunod panggulat. Wala, ayoko lang talaga sa mga lecheng walang utak. Kasi yung galing mo sa pagsasalita, dapat nakadepende sa kausap. Nakadepende sa kausap? Napaapilyo. Putik yan, di pa nga ako gumagamit ng 100%. Tapos kanina, puro ka pang babastos. O kala mo, nice yun. Kala ko pa boses ng Rizal. Diba, sinasabi na ito, spolaryum. Oh, putig yan. Pwes ngayon, mastermind ka sa buwat, pinaamin ko na. Pwes ngayon, malalaman natin reklamo ng mga biktima ng katangahan niya. Nung laban mo ni Primo, porket libre lang katangahan, pinri mo. Oh, ito sabi na ito. Itong nakaka-inspire, nakakainis par! Nahiya yung slant rhyme sa'yo, kapatid. Sa sobrang hiya ng slant rhyme, tumuwid. Ito pa sabi mo kay Primo, sa sobrang focus ko sa bars, parang nagbabantay ng Zelda.
Na okay ka lang, Chong? Paano di ka magbabantay ng selda? Dati kang nakulong. Binigyan lang kita ng pardon, pero naging kilingero. Tutal na sulit, kuyong primo. Balik ka na ng preso. Tutal, sabi mo? Bigyan niyo ako ng trap beat. Sa battle, gagawin kong sound trip. Tutal, alitan, umiinit na kailangan ko ng ice pick. Kailangan mo ng ice pick? Ano silbi neto? Ano? Ano silbi neto? Kailangan mo pa ng ice pick para gumawa ng krimen? O yan, kaka-ice pick mo, ikaw pinili kong patayin. Kasi, bobo ka na MC. Ang weirdo mo is spooky. Kay Uncle Mac na niyang sinabi, pag inigot ko ulo mo, lalabas bote ng RC. Nagaling mo, spooky! Galing mo, spooky! Yan ba? Epekto ng pangangalakal mo dati? Kaya pati kalaban na pagkakamalang mong bote? Spooky yung pagra-rugby, hindi yan nakakabuti. Buti? Kasi, naglalabas ka ng bote sa RC, naglalabas ka ng bote ng RC sa laban, pwes iba sa ating pagtutuos. Pag sinapak ko ulo mo, RC Munoz, ganun. O kaya sige, magparetoke nang maging babae, dito ka magtatapos. Si Spooky nagtapuke, may dugong tumatagos. Diba ito gusto mong salpukan? Tutal, sabi mo, to'y trabaho lang. Oh, pero ako yung mas mahalay. Kasi hanap mo, hanap buhay. Sa akin, hanap patay. Kasi panahon ko po. Sa takot sila'y nanginig. Nagsilikas na yung mga hayop. E panahon, nagtaglamig. Pero ikaw yung natira. Pero dehins na tigasin. Iniwan ka nilang pagkain para di ko sila habulin. O ano, iniwan ka nila. Anong pairamdam, Spooky, na ikaw naman ang biktima? Kasi masyado kang pa-victim. Di ba bago laban, nag-message ka pa sa akin? Na may huwag mo sana akong personalin. Kung iisipin, yung nasa inbox, may huling habilin. Oh. Kasi pinasok mo mundo ng rap. Pinasok mo mundo ng rap. Tapos di mo kayang mag-TS. Di ka na... Bala ko din dito, bala ko din nadadaan sa pakiusap, di ako dumada, please. Kasi di ako bukas palad, alam nyo yan. Di ako bukas palad, alam nyo yan. Kaya pagpatay ka na, dun lang kita pagbibigyan. Tutalang susi, kailangan munang tumagilid bago pagbuksan. Kasi peke ka na susi, malaking ebidensya ko yung FRBL. Kasi di mo kayang susiin. Kailangan munang mag-tok, tok, tok. Bago ka papasukin. Kaya binigyan ko na ng ustisya yung mga nabiktima. Di na kailangan ng disguise. Di naman kasi mabubuo yung justice kung walang eyes. Brother, Battle League, ang laban, Ice versus Spooky. Maging yes, one best, para sa laban na yun. Maraming salamat nga pala sa Monster Peace. Yo, check niyan sa Chill Clothing, Stream and Clothing, sa Dirty Grass Clothes, sa media namin, Splice One, si Levi, siya kasi Rick Indaya ng San Andres Mentality, Chill Clothing ni Boss Peewee, sa Ordinaryo Clothing, sa Koshiwear, Pabito Pilipino Clothing, sa Chill Clothing, sa Safe House, maraming salamat sa inyo lahat, tsaka sa Alegway. Pero bote ng Rado, 3-0! Para kay Ice! Yes. Salamat kina Lennox, kina DRD, kina ano, din sa mga Flat Beach Boys, kaya ayan lang yun. Shoutout sa Vision Rap Battle League. Yun, shoutout sa Migang Straction, eh, kaya sa Basketball. Yun, shoutout din kay Scooby. Shoutout kay Apollo para sa tubig. Judge. Yo, King Jeff, binoto si Ice. Ano, prepare siya sa battle. Si Spooky parang ano mo siya eh. Nag-freestyle, mga sulat yung freestyle niya. Tapos nag-chucho. Si Ice, ano, preparado talaga. Pero, kaya binoto ko si Ice. Crazy. Classic nga pala. Binoto ko Ice. Hindi ko siya dinudge per round. Dinudge ko siya entirety, no? Bali, si ano, si Spooky got some bars na
siya yung parang mas malarot, mas technical sa kanilang dalawa. Pero ang edge kung bakit ko binoto si Ives ay dahil unang-una sa delivery, napakalagang factor nun pag nasa live. Pangalawa is yung angles niya. Sa tingin ko, mas lumamang siya sa mga angulo. At pangatlo, naging dagdag ingredients para makuha niya yung victory is yung dynamics niya. Alam niya kung kailan siya hihina, kung kailan siya lalakas, na nakatulong para mas maging powerful pa yung delivery niya. So, kay Ice. Yo, Joe Gray, Shuttle Music. Binoto ko si Ice. Round 1 binigay ko kay Ice. Ang ganda ng performance ni Stooky, materials yung dala, quality. Pero para sa akin, parang nag-iinit pa lang siya doon, warming up. Hindi ko alam kung, wala akong idea kung ganun talaga siya mag-perform. Pero malaking edge kay Ice yung performance-wise, kasi part ng pagra-rap yun eh. Kailangan mailabas mo, may-perform mo na maayos yung material and contents mo. Kaya binigay ko sa kanya. Round 2 naman, doon naman naging efficient yung mga bars na binibitawan ni Stooky. Ang ganda, intricate yung rhyme schemes niya, bawat punches, may nakaalong pa naman. So, ma-appreciate mo talaga. And para sa akin, naging dragging yung round 2 ni Ice dahil sa haba ng rounds niya. So, kailangan kong bawasan ng points doon. Pero, Stooky yun, strongest round niya. Round 3, malinaw na malinaw. Overall, content, yung mga schemes na ginamit ni Ice. Kahit na nag-perform pa rin naman si Stooky, consistent lang siya. Si Ice, paangat ng paangat yung performance niya at saka yung quality ng laban. So, yun. Ice. Props sa kanila parehas.